Okay, for sub-secondary classification, ang concern po natin dyan palagi ay yung index, middle, and ring fingers natin. So, ang i-apply natin dyan is the ridge counting para sa loop pattern and the whorl tracing para sa whorl pattern. So, whorl pattern. So, yung makakount natin, di ba, na ridge count for loops, and then yung ridge tracing natin for whorl pattern natin, kung ilan man ang mabilang natin dyan, di ba, yun po yung gagamitin natin para malaman kung siya ba ay magiging inner or outer. Di ba? Para sa loops, and then inner, outer, or meeting para sa ating whorl pattern. Yan po again si sub-secondary classification. So, hindi naman yan nakakalito kasi given na yung ating pagbabasehan, di ba? Magiging mahirap lang yan kung from scratch natin siya gagawin. So, meaning to say, aaralin ko anong fingerprint pattern and then bibilangin pa lang kung ilan yung ridge count niya at yung kanyang ridge tracing, yung kanyang whorl tracing. So, para sa example natin, given na muna lahat yung ating ridge count and then yung tracing natin para sa whorl pattern. So, again, diba? Ang concern po natin dito ay yung fingerprint, diba? O yung fingers na nasa index, middle, and ring. Index, middle, and ring. Yan lang po yung ating concern na fingers. So, ngayon, anong gagawin natin dyan? Kapag loop pattern daw, meron tayong kanyang-kanyang conversion each finger. Kay index, kay middle, and ring, meron tayong bukod-bukod na table na pagbabasehan base sa ridge count natin. Diba? Para kay index finger, ang 1 to 9 daw, diba, na ridge count ay inner yung ibibigay natin. 10, pataas, outer, kapag again, kay index finger mo nakita si loop pattern. Kapag middle finger naman daw, 1 to 10, magiging inner na siya, diba? 11 or more, kapag sa middle finger, magiging outer. Kapag ring finger dito, diba? Sa last natin, diba? 1 to 13, inner, 14 or more, outer. Para mas madaling tandaan each fingers, diba? Ang tandaan lang natin kung ano ba yung pasok ka inner nila. Diba? For the index finger, for example, ang inner niya, 1 to 9. So, automatically, yung 10 or more niya, magiging outer na yon matik. Sa middle natin, ang tandaan natin, sa middle, ang inner niya, 1 to 10. So, automatic na, yung 11 or more, outer yon ni middle finger. Diba? Sa ring finger, ang tandaan mo lang yung inner niya. Ang inner niya ay 1 to 13. So, automatic, yung magiging outer niya ay 14 or more. So, yan po yung para sa ating loop pattern. For index, middle, and ring, meron tayong specific para sa kanila kung loop yung makikita natin dyan. Pero kung may whorl pattern dyan, di ba, apply lang natin yung nasa whorl tracing natin. Inner, outer, and meeting. Di ba, na-discuss ko na naman yan sa inyo. Magiging inner kapag yung ridge tracing niya, di ba, yung tinrace mo na ridge niya ay pumaibabaw kay delta, diba? Na kung saan yung ridges intervening between the ridge tracing natin and then the right delta ay 3 or more. So, po maibabaw kay delta na meron daw 3 or higit pa sa 3 na ridges. Inner palagi yan. Outer natin, baliktad naman. Pumailalim kay delta na meron daw 3 or more na ridges. And then meeting, kapag exactly nag-meet, ibig sabihin wala tayong ridge na na-trace, na nabilang. O kaya naman pumaibabaw man o pumailalim kay delta pero 1 to 2 ridges lang yung nakita natin. So magiging meeting yon. So i-apply lang natin yan parehas para sa index, middle, and ring fingers natin. And then again, kapag hindi pasok kay whorl pattern, hindi pasok kay loop pattern, diba? Automatic dyan ang natira si arches natin, diba? Mapatented or plain arc man yan, dash yung ibibigay natin sa kanya. So, not included si arches natin. So, for loop and whorls lang, nahanapin mo kay middle, index, and ring finger. Okay, so itry natin siya. Diba? Again, index, middle, and ring fingers lang yung ating pagbabasehan. Automatically, numerator sa taas, yung right hand natin, denominator, sa baba lahat yan. So, sabi ko nga dun sa video lecture na nauna,
majority sa kanila, diba, automatic, right? Then, numerator, denominator natin ay yung galing sa left. Hence, so going back, unahin natin si index finger. Ito ay ulnar loop na meron daw 20 na ridge count. Dahil siya ay nasa index finger loop pattern, ng pagbabasehan natin ay ito. So, index finger, meron daw 20 na ridge count, index finger, 10 or more. So, outer yung ilalagay natin sa kanya. Outer para sa kanya. Okay, next natin ay whorl pattern na meron daw 6 na ridges inside or pumaibabaw kay delta. So, pasok siya kay inner dahil 3 or more na inside daw or above the delta. So, for the index finger, inner yung ilalagay natin ay, and then last natin, another whorl pattern na meron daw 0 or exactly daw nag-meet yung ridge tracing sa ating right delta. So, ang ilalagay po natin ay M4 meeting. Okay, next natin ay whorl pattern na meron daw isang ridge, diba, intervening between the ridge tracing and then the right delta. Diba? Pasok siya kay meeting. So, M ang ilalagay natin. And then, next natin, we have tented arc. Diba? Hindi siya pasok kay loops. Diba? Kaya wala tayong ridge counting. Hindi rin siya pasok kay whorl. Kaya wala tayong whorl tracing. Pasok siya, diba, sa arches na hindi binibigyan ng karampatan na symbol. So, sa halip, dash ang ibibigay natin para sa kanya. Dahil siya again ay tented arc. Ang ating sub-secondary classification ay para lamang sa loops and whorls. And then sa last natin, sa ating ring finger, tayo ay meron loop pattern. To be specific, ulnar loop na meron daw 10 na ridge count. So, balik tayo sa table ni loop. Diba? Ito siya. Table ni loop yan. Dahil siya ay nasa ring finger, ito ang index, ito ang middle, ito yung ring, ito yung pagbabasehan natin. So, going back, meron daw siyang 10 na ridge count. So, 1 to 13 inner, 14 or more outer. So, ang sagot natin ay inner para kay ring finger sa ating loop pattern. So, yan po si sub-secondary classification. So, ganyan po gawin si sub-secondary classification. Diba? Madali lang. Basta tatandaan lang to. Diba? For loops, may bukod-bukod na reference tayo for index finger kay middle and ring. I-apply natin yan kada index, middle, and ring kung dyan mo makikita yung loop natin. Pero kung hindi loop pattern yan, diba, ito lang yung pagbabasehan natin at applicable yan sa lahat ng fingers natin. Kung saan man siya dyan makita, tatlo lang yung pagpipilian lagi natin. Diba, yan lang palagi. Inner, outer, and meeting. Ito naman, dalawa yung pagpipilian natin, inner and outer, pero may iba't ibang ridge count, di ba? Kada fingers, magkaiba kay index, magkaiba kay middle, magkaiba kay ring. At ang palatandaan dyan, ang alamin mo lang, or tandaan mo lang para mas madali, ay yung inner nila. Inner ni index, inner ni middle, and then inner ni ring. Inner ni index 1 to 9, so automatic ang outer niya ay 10 or more. Inner ni middle 1 to 10, automatic 11 or more, yun yung outer niya. And then inner ni ring finger natin ay 1 to 13, so automatic ang outer niya ay 14 or more. So yan po yung para sa loops, and para sa whorl pattern, ito siya. Diba? Inner may 3 or mas marami pa sa tatlong ridges ang pumaibabaw kay delta. Outer naman, 3 or more na pumailalim kay delta. Meeting, nag-meet exactly yung tinatrace natin na ridge kay right delta. O kaya naman isa lang or dalawang ridges lang yung makita natin. Mapaibabaw man yan or ilalim ni delta. So again, yan po si sub-secondary classification.